Tingnan nyo naman yung kama. Sabi, manghamangha din akong nakakakita ng mga ganitong clock. Itong flooring na to, yun din daw yung ceiling. Wow, wow, wow. Wala na akong ibang masabi kundi wow, ang ganda. Marami na din ang ating napasyalang lugar sa Bulacan, kagaya ng Malolos, Pulilan, Balagtas, at ngayon naman dito sa Marungko, Angat, Bulacan. Dito sa Marungko, makakakita pa rin tayo ng mga lumang bahay na hanggang ngayon ay inaalagaan pa rin ng mga nagmana. At isa na dito ang well-preserved Casa Flor de Lisa. Ang bahay na ito, mga kaytubero, ay itinayo taong 1888 ni Cabeza Maximo Villarama Fernandez at ng kanyang asawa na si Adelaida Mendoza Fernandez noong panahon ng mga Kastila. Halos 135 years old na ang bahay at hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito. Isa sa mga nagpapabuhay lalo sa ancestral house na ito ay ang mga puno't halaman na nakapalibot dito. Makikita sa loob ng bahay ang iba't ibang memorabilia na nagmula pa sa iba't ibang mga henerasyon at ang bahay ay halos yari sa matitibay na mga kahoy. Si Maximo Meng Fernandez Santos ang ika-apat na henerasyon ng angkan, kasama ang kanyang may bahay na si Doktora Queenie Santos ang nagmana sa bahay, at ito ang kanilang tahanan. Kaya samahan niyo ako ngayong March 14, 2023, araw ng Tuesday, at sabay-sabay nating bisitahin ang pamana, ang Casa Flor de Lisa. Okay, mga kachubero, magandang tanghali sa inyo lahat and tayo ay nandito sa Barangay Marungko, Angat, Bulacan. Ayan, siyempre nandito tayo para bisitahin ang tinatawag nilang Casa Flor de Lisa. Ayan, so ito yung Casa Flor de Lisa, mga kachubero. So ulitin ko lang, itong bahay na ito ay itinayo 1888 and ang nagmamay-arin ito ngayon ay fourth generation, si Mr. Meng Santos. Ayan. Ayan. So dito sa Barangay Marungko, marami tayong makikitang mga lumang bahay dito sa katabi ng Flor de Lisa. Ayan. So yun. Tapos meron pa doon. Tapos ayan, meron din dito. Ayan. Tapos meron pa doon sa dulo. Ayun. Pero siyempre yung ipinunta natin dito ay itong Casa Flor de Lisa. Ayan. Halika, pasok tayo. Wow! Ang ganda ng bahay. Dali. Ang ganda naman ito. So kung tinitingnan natin, kung I'm sure marami sa inyo nakakaalam nito, no? I'm sure nakikita nyo ito sa online, Facebook, or Instagram. Makikita nyo, parang napakaganda sa picture. Pero alam nyo, kapag napuntahan mo siya, nakita mo siya ng personal, mas maganda pa pala.
No? Ayan. Ganda. Ganda naman. So, ibang-iba rin ito doon sa mga bahay na napasok natin, ano? Yan. Yan, Nuestra Señora del Rosario. Wow. Original yan. Oo, oh, original daw to, sabi ni Sir. Ang ganda, no? Ang ganda mga kaytsubero. And napansin ko rito sa bahay, napakalinis, ano? Kita nyo naman, no? Wow! Ang linis. Okay, so nandito tayo mismo sa kanilang dining area. Ayan. Ang ganda. Wow, kita nyo itong mga alak, oh. Nice. So ako kasi hindi ako mahilig. Oh, hindi talaga ako umiinom ng alcohol, kaya hindi ako marunong sa mga pangalan ng or mga brand ng mga alcohol, ano. Ayan, so dun sa mga mahilig uminom. And I'm sure marami sa inyo yung mahilig sa mga ganito. Or marami rin sa inyo na hindi umiinom pero nagko-collect ng mga iba't ibang brand ng alak, ano. Ayan. Nice. Kita nyo to, the worst, finest Scotch whiskey, white label. Ang laki nito. And mukhang siguro ilang taon na to, matagal na siguro itong alak na ito, ano? Ayan. So ito yung kanilang sala. So nag-vlog na ako dito sa loob, ano? Pumasok na tayo kasi meron na tayong pinayagan na tayo ng may-ari ang fourth generation na si Mr. Meng Santos. Ayan. Wow. Wow, wow, wow. Wala na akong ibang masabi kundi wow, ang ganda. Ayan. Oh, aparador, oh. Nice. Oh. Galing, oh. Naman natin. Oh, nice. Hindi ba? Wow. So yung ceiling, kung mapapansin nyo, kung ano daw yung flooring, yung flooring na to, yun din daw yung ceiling. Kaya dito sa loob ng bahay, hindi mainit. Talagang napiprevent niya yung init na nanggagaling sa araw. Pero hindi siya kagaya ng mga bahay ngayon na maiinit talaga. And ito, presko. At saka makikita mo yung mga bintana, no? Open lang talaga sila. So ito yung gasera nung araw, oh. Mga kaytsubero. Ayan, oh. Actually, tatandaan ko to, meron kaming ganito noon, eh.
So, disindi ito. Tapos may gas. Ito para sa... Anong tawag doon? O basta yun. Oh, ito maganda oh. Grandfather clock. Sabi, manghamangha din akong nakakakita ng mga ganitong clock. Ganda. Anong tawag dito? Gramophone. To. Yeah. Tama ba ako? Yeah. Gramophone. Nice. So ito yung lolo at lola ni Sir Ming. Tapos ito yung kanyang parents. Yan. Ito si Sir Ming. Ayan. Tapos ito si Sir Ming at saka yung kanyang may bahay na si Doktora. Tapos ang kanyang dalawang anak. Ayan. Tapos ito, ayan, lola ni Sir Ming. Tapos nanay at tatay. And then mga kapatid. Ayan. So dito muna tayo sa ano, pakita ko lang sa inyo itong master's bedroom. O di ba? Na-miss ko tong mga ganitong kurtina sa mga kwarto. Wow. Tingnan nyo naman yung kama. Buong-buo pa din. So, meron tayong mga napapasok na mga ancestral house, mga lumang bahay. So, ito yung tinatawag na atay bed na merong ganitong kama. Pero yung iba wala na yung nasa taas, ano? Ang meron na lang yung mismong ito. Ito. Pero wala na yung nasa ibabaw. Pero ang ganda ng kama. Tapos digan chilyo po. Alam mo ba nung ano, nung high school kami, ang weird. Ang weird lang nung teacher namin kasi, ewan ko lang ha, ewan ko kung ngayon ginagawa pa rin yun. Pero kasi nung during my high school time, pinagawa kami ng ganito. Pinag-ganchilyo kami ng teacher namin. Mga lalaki. Hindi lang babae, pati lalaki tinuruan mag-ganchilyo. O wala na. Hindi, dalawa yun eh, yung pinapili sa amin, burda or ganchilyo. Siyempre, wala kaming option. Pinili ko ganchilyo, kaya marunong ako mag-ganchilyo. Ayan. Wow. Ganda, no? Nice. So, doon naman tayo sa kabilang kwarto. Ito tayo sa guest room. Ayan. So, ito yung guest room, mga kaytubero. So, hindi na tayo papasok, ano? Ganun lang tayo. Tapos, ito yung kwarto ni Sir Ming. Nung kanyang, nung siya ay binata. So, ito yung kwarto niya.
Ang ganda naman dito. Alam niyo, itong kwarto na to, makakatulog ako dito. So, itong bahay ay mostly ay original, ano? Ayan. Gumagana pa siya. Anong taon yan, sir? Ano nga bang taon to? Sa kanyang iniiro, gumina... Diba? Gumagana nga siya. Magiging achiever. Radyo. College pa ako, dala-dala ko sa boarding house. Ah, radyo nyo to nung college time. Dala-dala ko sa boarding house. Gumagana pa. Oo. So, anong taon yan, sir? 1968. First year college ako noon eh. First year college po kayo. Dala-dala ko sa boarding house kasi ako iniinip. Oo. Yan yung parang nila, kasi cellphone. Oo nga, oo. Kaya katabik matulog yan. And tapos after noon, ano na eh, walking... ano tawag doon? Walkman. Oo, walkman na, no? Sinaking-sakikinggan. Piano. Okay. So, siyempre dati wala pang kuryente, kaya may kandila. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong brand. Oh, Lyric. Okay. So, ang masasabi ko lang sa bahay na ito, mga kaytsubero, ay talagang yung mga may-ari ay meticuloso, no? Meticulosa. Kasi napaka-organized ng mga gamit. Tapos, napakalinis ng bahay. Ayan. Diba? And, ang galing. Talagang na-retain nila yung bahay at talagang inalagaan nila, ano? Ayan. Nice. So nakakatuwa lang makakita ng mga ancestral house na naalagaan, ano? Meron din tayong mga nakikita mga lumang bahay na karamihan ay nasira and then ni-restore. Kaya lang nung pagka-restore nila yung bahay, hindi na siya kagaya nung kung ano yung original na itsura ng bahay. Ito kasi by the way mga kaytsubero, ang Casa Flor de Lisa, ulitin ko lang, is a living museum. So dito pa rin nakatira yung mga may-ari ng bahay. Ayan. Okay, so balik tayo dito sa kitchen. Ayan. So dito tayo pumasok. Yan yung hagdan. Yan yung hagdan papunta sa gate. So, syempre, dun sa mga nagtatanong, ano daw itsura ng bathroom. Ayan. So, ito yung kanilang bathroom. Grabe, ang linis. Oh. Ayan. May, so, iba talaga ang bahay kapag naalagaan, hindi napabayaan, at iba pa rin yung tinitirahan siya ng mga may-ari. Ano? Galing nito.
na nating hawakan. Nice. Oh, refrigerator. Oh. Tingnan nga natin kung anong brand. Kelvinator. Okay, so puntahan muna natin yung ano nila rito sa likod. Yung garden. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, oh. So napakainit, alauna na ng hapon and talagang tirik na tirik ang araw. Pero dito, malamig kasi maraming puno. Oh. Diba? Nakaka-relax dito. Tapos yung kanilang ano, yung kamyas nila, ang weird, hindi maasim. So ito yung kamyas nila. Ang weird, no, hindi maasim, Miss Black, ano? Hmm. Alam mo, para siyang ano, ano ba yung parang star na ganito? Anong tawag doon? Balimbing. Ayun, balimbing. So ito yung kanilang kamyas, hindi maasim. Kakaibang kamyas. Mm-mm. Okay. So alam niyo, iba talaga ang mga bahay na may mga halaman, ano. Kasi nagbibigay ganda ng ambience ng bahay, no? Nakakabuhay, nagbibigay ng kulay, ano? Kaya ako nung nag-pandemic, naging plantito at punong-puno na ng halaman sa bahay namin. Ayan. Okay, balik tayo sa taas. So nakita na natin yung likod ng bahay, yung mismong garden. So balik tayo dito and meet natin si Sir Meng Santos, ang fourth generation na may-ari ng bahay na ito. Ayan. Okay, so ipinakikilala ko si Mr. Meng Santos, ang fourth generation na owner ng bahay na ito. Hello, sir. Hello. Nice meeting you po. Salamat po sa inyo. Sa inyong pagdalaw sa dito sa Casa Flor de Lisa, ang Santos Fernandez Ancestral House. Isa lamang po ang layon ni ng Casa Flor de Lisa, ang ipaabot sa mga bagong henerasyon at susunod pang henerasyon ang magandang pamana ng ating lahi o ating mga ninuno na ngayon ay bihira ng makita o matunghayan sa mga lumang tahanan. Oo nga po, sir. Tama po kayo. Actually, maganda itong bahay nyo, sir. Super na-impress po ako sa ganda. Actually, sir, nakikita ko ito online, pero mas maganda pala kung makikita mo siya personal, sir, ano? Ito nga, Casa Flor de Lisa. Ang Casa Flor de Lisa, mga kaytsubero, ay nagbubukas lamang sa araw ng Sabado at Linggo, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya dun sa mga nais bumisita, mag-message lamang kayo sa Facebook page ni Sir Meng na makikita nyo sa screen. Ayan. Sir, maraming salamat po, sir, sa pagtanggap sa amin at makita itong napakagandang inyong bahay po. Sana po ay makadala uli kayong muli. O, sir, balik kami sa December 8 sa fiesta. Yes. Ano po? Ayan, maraming salamat po, Sir Meng. At maraming salamat din sa inyong pagdalaw. Ayan, so maraming salamat kay Sir Meng and of course sa kanyang may bahay na si Dr. Queenie. Ayan, thank you so much po sa pag-allow nyo sa amin na mapasok ang inyong bahay. Ayan, maraming salamat po, Sir Meng.